Yun, magandang-magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? At syempre mga kaibigan, kumusta po naman ang ating mga kaibigan at mga kapatid na mga kabisnes at mga kapaping? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Kaibigan, sa araw na ito, isa po naman panibagong reaction video tayo. Ano, alam nyo po, sobrang nagulat tayo sapagkat bumaha po ng mga komento ang ating comment section at ito po ang ating tatalakayin. Samahan nyo ako sa pagkakataong ito mga kaibigan, pakinggan natin si Kabisnes nagsalita na po patungkol sa mga isyo. Pagkatapos po natin marinig ang kanyang mga sinabi, ito po naman mga kaibigan ay ating himay-himayin at ating pong isa-isahin. Bueno, ito po mga kaibigan, pakinggan natin ang kanyang sinabi. Mapagpalang araw po. Yung tungkol po sa sinabi niyong nag-collab kay Idol Makimuto, kay Idol Japper Sniper, Idol Tikram, at sa Matubang Family, ay totoo po yun. At alam naman ng lahat yun. Kaya po ako nagpuko sa charity dahil yun ang laman ng puso ko. Dito ako masaya. Noon nag-deliver kami ng sewing machine. At pag nakuha na ang bayad, bago umuwi ay may nakikita ako sa daan ng mga hirap na mga kababayan tulad ng mga naglalako at hindi ko matiis dahil nga pandemic noon. Tinutulungan ko sila sa paraang pakyaw paninda at pagbibigay ng cash sa halos karamihan. Namangha ako nang di sinasadya na panood ko si Idol Tikram, yung mga vlog niya sa pagtulong. Sabi ko, meron palang ganito na uri ng vlog, yung charity vlogger. At nasundan pa yon nung napanood ko si Kuya Bal. Sabi ko sa sarili ko, ito yung gusto ko. So kinunta ko si Kuya Bal at Tikram. Unang nagreply si Idol Tikram at pinayagan ako na makapunta sa kanya. Sunod naman si Kuya Bal at pinayagan din ako na pumunta sa kanya. Siyempre, sewing machine ang meron ako, kaya yun ang naisip ko na ibigay bilang pasasalamat at mapromote ang channel ko. So doon na po nagsimula ang pag-charity vlog ko. Yung tungkol sa mga natulungan ng Kabisnes Official, merong successful tulad nila Lito at Vera. Walong pabahay project yung mga minsanan lang na vlog. Yung mga pagbera at sa ruleta ng swerte at siyempre, yung sa ating mga kagwang. Yung kay Nanay Susana hanggang sa pagpapalibing, wala pong ginastos ang pamilya ni Kuya Damulang. Kahit piso, sinagot namin lahat, pati sa ospital. Yung mga individual na nagpupunta sa bahay, marami po yan. At marami pang mga kamag-anak na pumayag na magpa-vlog. At yung mga kamag-anak na ayaw magpa-vlog, yung mga hindi successful naman po, ay nakakalungkot na ginawa ko ang makakaya ko pero wala pa rin. May limitasyon po ang aking kakayahan at isipan at resources. At may damdamin din po akong napapahiya, nasasaktan. Yung sasakyan naman po, isa lang po ang sa akin, yung puti at yung isa ay kay Papa Dins. Matagal ko nang pangarap yun at ayaw ko nang hulugan. Ayaw ko ng hulugan kasi malaki ang lugi dahil malaki ang interest. At after 5 years halimbawa na, noon sa sewing machine business pa lang ay nag-iipon na kami dahil pangarap nga na magkaroon ng bagong sasakyan. Kaya nadagdagan na lang po ang ipon. Si Papa Dennis naman po ay may trabaho siya noon at malaki ang sahod bilang IT. Siya at may ipon na rin po, nadagdagan na lang din yon. Sa mga hindi na binalikan na tinulungan ng Kabisnes Official ay kapag naramdaman namin na wala ng interes sa amin o nagpapahayag na ayaw nang magpa-vlog ay hinayaan na po namin at naiintindihan po naman sila. Maliit lang po ang sahod ko sa YT
pero mas malaki siya kumpara sa sewing machine business ko noon. Kailangan lang talaga matyaga ka at mag-ipon. Siguro naman may karapatan din kami na mabago ang buhay mula sa paglalako ng merienda. Sunod nagkaroon ng sewing machine business at ngayon po ay vlogger na. Ang pag-charity po ay hindi obligasyon po. Ito ay kusang loob na pagtulong na walang dumidikta o pumipilit. Hindi po obligasyon ng vlogger ang kung sa kabila ng kanyang kakayahan ay hindi naging successful ang tinutulungan. Nasa choice pa rin po nila yun. Ang importante noong panahon at nag-abot ka ng tulong ay bukal sa puso at walang kapalit. May mga kasama ko na umalis sa akin. Choice nila yun. Bagamat nakakalungkot kasi napamahal na sila. Kaya lang, I need to respect sa decision po nila. Salamat po and God bless. Love, Kabusiness. So ayun po mga kaibigan, inyo pong narinig ang ganyang mga sinabi. Una po, issue ng collaboration. Para po sa mga nakakaalam, yung pong issue ng collaboration mga kapatid, ang tinatawag na collaboration ay isa po sa mandato ng YouTube. Ibig sabihin, isa po ito sa kautusan. Pinapayagan ang lahat ng mga vlogger na magkaroon ng collaboration para ma-enhance yung kanyang skill at magkaroon siya ng inspirasyon sa kanyang mga kapwa vlogger. Nandoon po yan. Nandoon po yan sa community guidelines at mandato ng YouTube. Ang pagkakaiba lang dito, mga kaibigan, kailangan mo lang magpaalam kung papayagan ka. Now, dito sa mga pinaliwanag ni Kabusiness, mula po doon kay Tikram, mula po doon kay Kuya Bal, kay Jaffer Sniper, mula po doon kay Kalinga Prab, at yung mga nabanggit pa niya rito, Makimuto, siya po ay nagpaalam at pinayagan naman. So therefore mga kaibigan, hindi naman natin pwedeng questionin yan. At syempre, katulad yan ang sinabi niya, dahil noong panahon na yan, nasa sewing machine, kumbaga si Kabusiness, ano pa lang siya, nag-aaral pa lang siya kung ano talaga ang tutumbukin ng kanyang content. So, nasa sewing machine siya, ang ilan sa kanyang mga nakakausap at napupuntahan ay nabibigyan niya ng sewing machine bilang token of appreciation sa collaboration niya. Kaya lang, sinabi niya, along the way, habang nakikita niya yung alimbawa may bumibili at nag-o-order, paalis na sila, may nakikita siyang mahihirap. At dahil nga, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala itong si Tikram, si Kuya Val, si Kalinga Prab, pinasok na rin niya ang pag-charity mission. Alam niyo po mga kaibigan, ano nga ba ang pagkakaiba ng pag-charity mission sa siyudad at doon po sa probinsya? Mahalaga pong malaman natin ito kasi si Kabusiness po ay nandito po sa Metro Manila. Doon po sa probinsya mga kapatid, kapag nag-charity mission ka, kapag nakakita ka ng isang mahirap nakatira sa bundok, yan na po yung kanyang actual na kalagayan. Mahirap na po yan. Pero dito po sa siyudad, kapag nakakita ka ng isang tao nakatutulog sa lansangan, walang bahay, ang number one na rason na kailangan mong kunin is alamin kung ano nga ba ang dahilan bakit sila naririto. Mahabang proseso ito. So kailangan mong pag-aralan. Kasi hindi naman pwede na nakakita ka lang ng taong payat eh, pwedeng ano muna agad na, oy, may bisyo ito, ayaw kong tulungan sa ganito. Hindi ho pwede. Kailangan mong pag-aralan. At para makuha mo ang kanilang kalooban, kailangan mo ng initial na ibibigay bilang pagtulong. Now, along the way, habang tumutulong ka at may nalaman kang hindi maganda, hindi ka aya-aya sa kanya, doon ka pa lang magde-decide kung itutuloy mo ang pagtulong. Iyan po ang isa sa dahilan, marahil, kung bakit hindi natutuloy o may mga pagtulong na hindi natutuloy si Kabusiness. Or pangalawa, mga kaibigan, pwede rin, may mga tinutulungan na minsan ayaw na, ayaw nang magpa-vlog, ayaw nang tanggapin ang tulong kasi ayaw nang magpa-vlog. So, wala yung magagawa, irerespeto yan dapat ni Kabusiness. Kasi lahat naman dapat ng tulungan is ibablog niya dahil vlogger nga po siya. So, kung ayaw nila, so, irerespeto yan ni Kabusiness, umaalis na rin siya. Eh dito naman sa Manila, ang lami naman tinutulungan, di po ba? Pero dapat hindi tayo maging bulag pipi sa mga nagawa niya. Hindi natin dapat ikumpara ang kakayahan sa ngayon ni Kabusiness sa kakayahan, with due respect, no po, doon sa ating mga inidolong vlogger, kay Tikram, kay Kalingap Bal, kay Kuya Ram,
kay Japper Sniper, hindi natin pwedeng ikumpara ang mga bagay na yan. Bakit? Kasi sila establisado na. Mayroon silang millions of followers. 2 million? Unlike a business, road to 500 pa lang. Sa larangan ng pagtulong, kung saan ang limitasyon at hangganan na kakayahan mo, ay yun lang ang kaya mo. Nagkakaroon lang ng extended na pagtulong kung sakaling may mga sponsor na sumusuporta sa programang ito. Kaya sana, sabi nga, number never lies. Tingnan natin yung numero. Hindi natin pwedeng maikumpara ang kakayahan ngayon ni Ka-Business sa kakayahan ng mga matataas at malalaking vlogger dahil iba ang numerong kinalalagyan. Aminin natin, in terms of revenue, malaki na po ang pagkakaiba doon. Eh si Ka-Business po, tumataya. Ang pinakamaganda lang dito mga kaibigan, si Ka-Business tumataya ng kanyang sarili income mula sa pagsisave niya ng kanyang revenue patungo sa mga programang kanyang ginagawa, katulad ng kanyang pabahay. Ilan yung nasabi niya, kung hindi ako nagkakamali, 8, di ba? 8 pabahay ang kanyang nagawa. Kung mayroon man tumulong, maganda. Natakel dito mga kaibigan, yung usapin ng pagkakaroon nila ng sasakyan. Isang malaking katanungan, wala ba silang karapatan magkaroon man lamang ng sasakyan? Take note, vlogger po si Papa Dins, vlogger po si Ka-Business. At bilang vlogger, mahalaga sa kanila ang sasakyan. Nakita natin yung kalagayan ng kanilang legit nung una, di po ba? Tila hindi na po masyadong pwede sa matagalan at malayo ang biyahe. So si Ka-Business, malayo pa program niya. Sabi nga niya, kumikita naman yung kanilang sewing machine noon at gusto na, matagal na nilang gustong magkaroon ng bagong sasakyan, nag-ipon siya. Nag-ipon siya kasi bakit? Kasi gusto niyang bayaran ng cash. Naisip kasi ni Ka-Business, sabi nga niya, kung maghuhulugan siya after 5 years, ang laki ng value, almost 2 million ang halaga ng sasakyan, din pagkabayad mo in 5 years, hindi na yun po yung total value kasi nagkakaroon ng depreciation. Bumababa po yung kanyang depreciation tuloy. Kita siya naman nagde-depress kasi itong mga basher . Depreciation, bumababa po yung value ng sasakyan. Unlike doon kapag binili mo nung cash, yun pa rin yung value ng sasakyan. Di ho ba? So nag-ipon siya. Ganun din po si Papa Dins. Ngayon sa issue na sinasabi na pina-private nila yung sasakyan, ay upo, kasi sa kanila yung privado po yun. Kung lagyan o hindi ng pangalan niya, discretion na po nila yan. Kung sila Kuya Val o sino pa mang mga vlogger na may nakabalandrang pangalan sa kanilang sasakyan, again, discretion po yun yan. Sa kanila po yun. Hindi po natin pwedeng saklawin ang desisyon na yan. Sa kanila po yan ang desisyon. Sila po ang may karapatan kung lalagyan ng pangalan o hindi. Dahil yan po ay pag-aari nila. Ako para sa akin, simple lang. Maging masaya tayo na may isang tao na nagsusumikap sa larangan ng pagtulong. Hindi pa man naabot niya ang rurok ng tagumpay dahil kayo na mismo, tayo mismo ang nagsasabi, hindi pa man siya nakakaabot ng million subscribers. Pero at least, mayroon na siyang mga nagagawa. Kaya nga lang, tingnan natin sa perspective na pananaw na kung ano po ang kakayahan niya base sa numero kung mayroon siya ngayon, yun lang po ang kanyang gawin. Di naman po siya superhero. Magiging stressful naman para sa kanya kung mangungutang siya para lang gumawa ng isang malaking tulong sa isang tao, napasaya nga siya, pero bugbugsarado naman siya sa utang, di ba? Parang mali naman ang ganun. Maunawaan sana natin ito. Comment kayo dyan, walang problema, hindi ko kayo paghindihan. Pero ako, sa gaya ng akin mga kaibigan, huwag nyo rin akong diktahan kung ano ang gusto kong sabihin. Respeto ko kayo, respeto nyo ang aking sasabihin. Magpahayag kayo, magpapahayag ako. Pero never na questionin ninyo ang aking pagtatanggol kay Ka-Business. Sabi nga nila, o kaya pala hindi ka lumalaki. Ganito ka pa rin, aba. Kung masusubaybayan po ninyo mga kapatid, ang aking pong mga nakasabayan, malayo po ang agwat namin. Ngayon, itong pagbablog ko kay Ka-Business, as part of reaction, nagpapasalamat ako dahil binigyan niya ako ng karapatan na maging reactor ng Ka-Business official. Ang tanong, ako lang ba ang nagre-reaction? Hindi din naman.
Nabanggit total, nabanggit ninyo si Kalingap Balsantos, si Kalingap Rab. Di ho ba may mga reactor din sila? Ganun din po yung ginagampanan nila sa ginagampanan ko. Ang pinagtatanggol ko nga lang dito si Kabusiness. Bakit? Dahil ang trabaho po natin ay liwanagin natin ang ilang mga isyu na nakapagbigay ng agam-agam sa kaisipan at kamalayan ng bawat isa. Simple lang mga kaibigan. Napakasimple lang. Huwag natin pilitin na abutin ni Kabusiness ang mga bagay na hindi pa niya kayang abutin sa ngayon. Dahil una, may hangganan, sabi nga, ang kanyang resources. Magpasalamat tayo kung ano ang nagagawa ni Kabusiness, kung ano ang kakayanan niya na i-extend. Pero para sa akin, sa ganang akin, ako mga kapatid, ay masaya ako sa kanyang ginagawa. Nakikita ko ang kanyang puso ng pagtulong. Hindi ba natin mailalagay ang bawat isa na sumang-ayon sa kanyang mga ginagawa? Pero kalabisan siguro kung pati ang kanyang mga pangarap sa buhay ay sasaklawin pa natin. Sana maunawaan natin ito mga kapatid. Ang mga bagay-bagay ay mayroon hangganan. Alam nyo, the reason why na may mga charity vloggers na humihinto dahil sa mga ginagawa ng ibang tao na tila ang lahat ng pagkakataon ay inaasa na lang nila sa vlogger. Tandaan ho natin, sila po ay may karapatan kung saan lang sila pwedeng tumulong. Ipagdasal lang natin na patuloy silang sumagwan sa larangan ng pagtulong. Tutal, malay natin kapag lumaki ang channel ni Kabusiness, magawa na rin niya yung mga ginagawa nila TechRap, ni Kuya Bay at ni Rap. Sa mga nambabas sa akin sa comment section, sabi nila, safe-safe daw ako. Sabihin niyo kung gusto, kung ano ang gusto niyong sabihin. It's okay for me. Alam ko wala akong inaapakang tao. Sa pagre-reaction kong ito, alam ko, ang aking tungkulin lang ay pagbibigay linaw sa mga isyo. Dahil hindi masama ipagtanggol ang isang Kabusiness, ang isang Papa Dins. Dahil nakikita ko sa kanilang puso ang totoong pagtulong. Kung itong mga bagay ay hindi man nakikita ninyo, wala po akong magagawa. Pero walang makakadikta sa akin sa larangan ng pagbibigay, reaksyon at pagpupuri ko sa mga ginagawa ni Kabusiness. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. At itong paliwanag ni Kabusiness, sana po ay maging sapat nito sa kanyang ginagawa. Ramdam ko ang sakit sa puso at kalooban ni Kabusiness. Kanya nga lang, si Kabusiness po ay kakaiba. Pagkat sa lahat ng mga hamon at pagsubok, inuuga siya, lalo siyang tumitibay, lalo siyang nagcha-challenge. Patuloy lang po natin suportahan mga kaibigan, Kabusiness family at Papa Dins. At tulad ng sinasabi ko, sana po ay maabot ni Kabusiness bago man lang mag-birthday, 500,000 followers, kunting gimbot na lang. Si Papa Dins po mga kaibigan, ilapit natin sa 200,000 followers. At huwag din po ninyo kalimutan si Taong Gala. Hindi po ako sumasakay sa isyo, tumutulong po ako sa pagpapaliwanag dahil obligasyon ko bilang reactors ng Kabusiness. Magandang araw po, paalam pansamantala ako.